cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. For above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And that put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. Sabay-sabay. Which is the body, the fullness of him that filleth all in all. Ulitin ko lang po sa 19, sabi dyan, and what is the exceeding greatness of his power to us who are to believe, according to the working of all of her of His mighty power. And let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po manguna sa amin. Tindihan namin ang ibig sabihin, Panginoon, kung paano man manambalatayan, naitindihan man namin ito, Lord. But kung gaano ito kaimportante, at huwag namin hayaan na ito po'y dungisan, Panginoon, ng mga hindi po aligtas, mga nagpapanggap, Panginoon, at mga nalilito naman. Kami po nawa, hindi malito dito, Lord, napakasimple rin. But maintindihan namin gano'ng kapangyarihan, importante ang pananampalataya, paniniwala, Panginoon, na dapat undermine at i-shadow ng mga tao, Lord. Especially din natin sa salita. But I pray, Panginoon, na nais alam sa aming bilang, maintindihan naman namin ito, part 2 na po ito, Lord. Mamaya ay tutuloy namin, Panginoon, yung kanilang umaga. Sa nakita na namin, Panginoon, yung importansya nito, Lord, kung paano ka makapangyarihan ninyong salita. Therefore, pag kami na palataya naman, ito po yung magte-take effect sa amin, kayo may iligtas. And therefore, kayo pong manguna sa aming ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so good afternoon sa lahat. Nagaya ako sa DM, ha. Okay, so title po nito again, part 2 po ito ng kanina umaga. Again, salamat mga ating mga bisita, na pero bibilisan ko lang ng konti para sa mga bisita natin, kasi natapos lang naman tayo hanggang point number 3. Letter C, no? So halos kalahati pa lang tayo. So, init, no? Init ba? Kasi Holy Week. Okay. Kaya hindi na rin ako nag-cut. But anyway, okay, title po nito is The Power to Believe. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng manampalataya. Yan ang Tagalog niya. So, naka-quote yung believe. So, another subtitle po natin dito is Defending God's Chosen Method in Salvation. Yung chosen method, dito yung paraan kung paano tayo gumagawa ng isang bagay, no? Kaya pag-usapan naman natin ngayon yung paraan paano tayo naligtas. So sana maalala ni Jerica, Jeremy, share ko sa kanila kahapon. Si Jerica pa last, matagal na pala, no? Last ano pa. Pero nakakasagot ka kahapon, eh. So anyway, so lahat ba ng tao punta sa langit? Sana, di ba? Yun ang gusto ng Diyos at gusto ko rin. Kaso, lahat tayo makasalanan, hindi pwede yun. Diba? So dapat nga, lahat ng tao sa impyerno. Pero sa kabutihan ng Panginoon, siya ay niligtas niya yung niligtas niya. Gusto niya lahat sana, eh. Kaya nga tayo, nag-gustong winning tayo, wala tayong pagod. Ilang beses na namin nakita itong ganitong crowd, no? So ito lang po yung nanatili, nakikita nyo ngayon. Kaya mga marami rin kami mga bisita dati, mga bata, hindi rin nakikinig yung iba, tawa-tawa lang. Hindi ko alam bakit. No? Pero iba nakikinig, katulad ni tingnong nasa unahan ko. So dapat naman kasi makinig talaga, kasi hindi kami nagsasayang ng panahon. Nakakita ba yung tao nagsasayang ng panahon? Palaro-laro lang, tambay-tambay. Yeah? Sayang na sayang panahon mo pag ganon.
Tambay-tambay, laro. Mamaya, laro na naman. Diba? Eh, mga bata, normal yan eh. Pero, tinuturuan kahit yung mga bata kung paano mag-aral. Gigising ng maaga, mag-aral. Tapos, mag-i-exam. May natutunan. Ang tabaw, ganun din. Kailangan may nagagawa tayo. Hindi yung wala tayong ginagawa. Lalo na sa church. Okay? Huwag kayong magulat pala yung mga bago, ha? Pasigaw. Ganyan, Baptist preaching. Okay? Hindi tayo dito mga parang lalamya-lamya, mga CCF. Mga pare. So, ganun yun. So, kailangan maintindihan natin yung mga tinatalakay natin dito. Okay? At especially, ako ligtas na kayo. Taas nga yung sigurado na sa langit. Taas kamay. Taas. Huwag kayong manggaya lang. Isipin nyo, sigurado na ba ako sa langit? Anong ginawa ko? Hindi ko kaya maligtas. Sige, baba na po, no? So, hindi ko kaya maligtas yung sarili ko. Kaso, salamat kay Jesus. Siya yung namatay para sa akin. Amen. Na buhay siya magmuli. Sabi niya, hindi mo naman kaya ligtas sa sarili mo. So, bayad na. Binayaran niya na. Kailangan mo na lang. Parang isang regalo. Ang kaligtasan, buhay na wala hanggang regalo, di ba? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung katulad ng regalo, walang bayad yon, walang baptismo, walang paggawa ng mabuti, kailangan mo lang tanggapin. Pag tinanggap mo yon, hindi nababawiin yon. At ano yung regalo? Buhay na walang hanggan. So, hindi na mawawala yon. Buhay na walang hanggan, langit, isa lang yon. So, sigurado ka na sa langit pag anak ka na ng Diyos, tinanggap mo si Jesus. Okay? Naalala nyo na? So, kaya ngayon, yun ang kaligtasan. Ang chosen method ng Panginoon, believe. Hindi gumawa ka na mabuti, magpa-member ka dito. Meron nga pala yung course, ha? Isang taon yung kukunin yung course, mag-i-exam kayo, saan kayo maliligtas? Walang ganon. E paano iba? Medyo mahina talaga. Itong paraan ng kaligtasan na totoo sa Bible, kayang gawin kahit ang mga batang to. Amen? Ganon din yung matanda ngayon. Ang mas mahihirapan pa kami sa'yo, matanda, matalino eh. Kasi mahihabang minsan. Pero again, kaya yung nagpaka-humble lang sila sa Panginoon. So, again, nag-aralan ito para maintindihan natin na importante ito at hindi basta-basta ang paniniwala. Kaninang umaga, inisa-isa namin kahit sa labas ng church, importante ang tiwala, importante ang paniniwala. Ginagawa yan ng lahat, ng businessman, ng bugado, kahit sino yan, mga politiko, kinukuha nila yung ating tiwala. Kasi importante, pag walang tiwala, wala tayong magagawa, basically. No, hindi magtitiwala sa'yo, di siyempre hindi ka ma-elect. O business, hindi kami bibili sa'yo kasi ano bang nila natin binibili dapat? Saan? Yung iba, lagi tinitira, McDo daw eh. Masarap yun, di ba? Kasi hindi daw healthy. Alalay lang, di ba? Mga soft drinks daw, hindi daw healthy yan. Pero alalay lang. So, ano pa? So, tinignan natin yung mga verses about power and belief. Makita natin, tatlo lang po yan. And then, tinignan natin yung sabihin ng pananampalataya, maniwala, isabihin, faith, ganun din yon. So, nagtitiwala ka. Example natin kanina umaga, yung silya, upuan. So, nagtitiwala ka sa upuan, kaya ka umupo. Diba? Kung alam mong potol yan at malalaglag ka, hindi ka upo. Diba? So, pag nakita mong okay naman, pero posible pa rin na sa tingin lang kung okay, pero hindi. Kaya nga, dapat importante rin yung pinagtitiwalaan mo ay makaka-stand up dun sa talagang sinasabi niyang gagawin niya. Okay? Patuloy na upuan, talagang hindi siya na ano. So, ganun din sa pananampalataya. Kaya kanina, pinag-uusapan dito yung mga churches kasi may Korean church daw dun. Hindi naman church yun eh. Parang outreach lang yun. Okay? So, iba to yung church talaga. Simula sa panahon ni Jesus, meron ng ganitong church. Pinapasa-pasa lang yung pananampalataya na tunay. At maraming peke dyan si Jesus na mismo nagsabi. Alam niyo ba yon? Pag hindi yan nagtuturo ng kaligtasan na tama, hindi tunay yun. Paano mo ba't hindi na, either hindi na tinuturo or mali, sablay, ano yung mga tinuturo ng karamihan? Nalala nyo? Yung magpabaptize ka, maliligtas ka. May mga nagtuturo ng gano'n, mali yun. Sabi naman iba, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Tanungin mo sila, ilang mabuti po? Hindi ko rin alam eh, kasi hindi ko rin alam kung ligtas ako eh, patay na. Karamihan ganyan, Katoliko, Mormon, Hudyo, Muslim, Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Manalo, puro ganun tinuturo.
Hindi nila maintindihan bakit ba tayo by faith, through faith, by grace through faith, and not of works. Hindi nila maintindihan yun. Yung mga CCM naman, nakikigaya ng gano'n. Pero pag tinanong mo, nalilito din. Kasi hindi gano'n sa solid. Hindi sila niniwala na once saved, always saved. Tayo, pag anak ka kasi ng Diyos, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Mawawala pa ba yung pagiging anak ng Diyos? Papalayasin ka ba ng Diyos pag nagkamali ka? Eh, lahat naman nagkakamali. Diba? So, hindi na mawawala yung kaligtasan na yun. Okay? So, sayang iba. Di pa na siya rin eh. Pero, dating tayo dyan. Kaya ngayon, dahil hindi natin kayang ligtas sa sarili natin, merong isang method kung saan kayang gawin ng bawat isa. Basta yung mga malaki lang. Anong taon na to si ate? Yan. 6. Okay, yung ibang 6 years old, nakakuha na yung iba, hindi pa. So, kayang gawin nila, kaya din ang mga abuga kung sino man yung napakatataas sa lipunan. Maintindihan na makaka-relate sila pag sila ay naintindihan nila na hindi na kaya ligtas sa sarili nila eh. So, ano gagawin nila? Ano yung posibleng pwede nilang gawin? Again, parang regalo nga, bayad na yan. Salamat sa nagbayad. Kailangan mo na lang tanggapin at yun ay ang tawag natin doon, si believe. Okay. So, ngayon, yung points natin kanina umaga, nakatatlo na po tayo. Natatapos yung ano, no? Yung tatlo. Pero isa-isahin po natin yan. So, number one, para ulitin ko lang sa iba, mabilis lang. Why and how powerful and important is belief? Okay, paano yan? At bakit importante? Paano naging importante? Number one, inuunda ko po yung salvation, no? Kung sabi dyan, yun ang ginamit ng Diyos para tayo maligtas. Again, di mo nga kayo ligtas sa sarili mo, pero mayroong paraan. Si Jesus yung namatay, bayad na yung kaligtasan mo, parang regalo ngayon yung kailangan mo lang tanggapin. Okay? So, paano nga nakakarating yun sa mga, ba't hindi binibigay sa lahat? Binibigay nga sa lahat yun eh. Ang problema yung iba, yung ibang bansa, alam nyo ba ibang bansa, tinatanggihan yan. Yung mga Muslim country, talagang binaban nila yan. O paano natin sila mawiwin? Doon pa lang, alam mo, takot sila eh. Alam nila na makapangyarihan ang gospel. Kaya takot sila dyan. Hindi naman tayo mananakop. Wala lang tayong dalang baril eh. Kakausapin ko lang yung mga tao, yung mga young people nyo. Diba? Takot sila dyan sa Bible. Kasi pag magaling, marunong yung nagpapaliwanag, di nga ganun kagaling. Basta alam mo yung salita ng Diyos, mawiwin yan sa Christianity, lahat yan. Pero dahil kaya pinagbawalan nila yan, takot sila. Mga Muslim, ano pa, mga Hindu. Doon Hindu, okay lang, kaso kinukorap din naman nila. So, ganun din po yan. May mga napuntaan kami dyan. Dyan po sa Montalba, may napuntaan kami dyan. Nagdo-donate lang daw sila ng bangka doon. Ba't andito kayo? Alam nyo ba na bakit pag-aari nyo na ba to? Wala nagmamay-ari ng kaluluwa nyo. Tandaan nyo, mga bata especially. Okay? Meron doon sa amin sa alala, may mga na-invite kami, tinuruan namin na ligtas, tumanggap sa Panginoon. Diligtas na sila, di ba? Ang tagal nilang umatin sa isang church, ba't di sila naligtas? Bakit? Hindi rin ligtas yung mga leader doon eh. Hindi nila alam. So, walang nagmamayari ng inyong kaluluwa kundi kayo. Amen? At bilang pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa inyo, kayo i-take ownership nyo yan. Okay? Huwag nyong ipahamak yung kaluluwa nyo sa impyerno. Huwag kayong makikinig sa mga false teacher. Okay? So, nasa naman tayo kanina. So, yun ang chosen method niya. Importante ang pananampalataya kasi yun ang method ng Diyos. Number one. And then, number two, nalilito ako sa aking wala kasi yun eh. So, may number one dito. Yan. So, then, pangalawa, may hindi pala ako nabanggit dito, no? Basahin lang ulit natin yung verse. Sabi dyan sa Genesis 15:6. Mabilis lang po ito. 15:6. Ang sabi po dyan, si Abraham to, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. So malinaw yan, hindi siya righteous, pero nanampalataya siya, binilang siyang matuwid. Ibig sabihin, hindi siya napakatuwid, walang kasalanan. May kasalanan si Abraham. Pero dahil nanampalataya sa Diyos, exactly kung anong in-require sa kanya ng Diyos, yung time na to, ito lang yung pagkakaroon niya ng anak eh. Pero still, nanampalataya sa Diyos kasi naniniwala siya ang Diyos ay matapat
at makapangyarihan at the same time. Okay? So siya'y nanampalataya, naniwala, naging righteous daw siya. So hindi ko nabanggit kanina umaga, yung bakit ang pinili ng Panginoon is yung mananampalataya. Actually, na-preach ko na dahil na sa Galatians 3, no? Sabi doon, kasi nga, pag nanampalataya ka lang para maligtas, wala nang walang magmamayabang. Yan. So, ito ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pangako. So, dahil siya ay nangako, hindi siya ang gumawa. Nangako lang siya ang Diyos. And then, pag tinanggap mo, naniwala ka sa pangako, hindi rin ikaw ang gumawa nun. Tinupad lang ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Okay? So, hindi ko na-elaborate yun. Ayan na yun. Yeah, so, ito yung pinaka, And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Napaka-importante. So, yung mga Hudyo ngayon, hindi sila pwedeng magmalaki na anak sila na ganyan, anak ako na ganyan, anak ko na ganyan. Ano naman? Ang anak ng Diyos, yung mga nanampalataya kay Kristo. Yun yun. Kaya sabi ni John 1:12, di ba, ang sino man nanampalataya sa kanya, binigyan karapatan, maging anak ng Diyos. So, hindi mo kailangan maging anak ng usino, kahit anak ka pa ng usino, na ayaw mo nga sa magulang mo. Example lang, ha? Pero kung nanampalataya kay Jesus, magiging anak ka ng Diyos. And therefore, ikaw ay ligtas. Okay? So, kaya number one, importante at maganda yung believe, manampalataya. Kasi una, yun ay nagliligtas sa atin, kaya natin gawin. Then, pangalawa dito, ang Diyos ang naitaas. Walang mag-iayabang kasi ang Diyos ang nag-provide ng kaligtasan mo, nanampalataya ka lang. Amen? Balikan ko nga yan. So, the Exodus, no? Ito naman, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that He had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshiped. Yun yun. So, God is exalted kasi nanampalataya yung mga tao sa kanya. Imagine nyo, ganito, nag-preach ako dito tapos wala nag-amen or something. Totoo may sinasabi yun. Ano mangyayari sa akin? Babalik pa ba ako dito? Di ba, nakakatamad mag-preach nyo kasi wala naniniwala sa'yo eh. Di ba? Kaya iba, ginagawa, ganun, pinipilit lang yung iba. Yung iba naman kasi, kahit pumupunta yan, iba yung dahilan. Okay? Yung, wala naman nagtanong sa inyo, meron dito, ano, di ba? Yung merienda, normal na sa amin yan. Madalas tinapay lang. Pero wala kami madalas na ganyan. Okay? Kasi di namin gusto na pumupunta yung tao dito para sa pera, para sa bigas, para sa... Hindi yun ang dabang dahilan. Okay? Pumupunta ka sa church para mag-aaral, matuto. Therefore, yun ay gagamitin mo paano maglingkod sa Diyos. Yung natutunan mo. Okay, so dito, dahil naniwala yung mga tao sa kanya, ang Diyos naman ay naitaas. So, ganun yan. Paulit-ulit actually sa Bible yan. So, ito ay testament ng kabutihan ng Diyos. No? Noong una, ako po'y mahihain tao, pero still, pag alam mo pala yung gospel, nag-preach ka, may naniniwala eh. Kasi nga, yun ang katotohanan naman. Okay, move on tayo. So, dito naman sa Exodus pa rin, 14:31. Okay pa kayo? And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptian. The people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. So, na-establish, okay, point number, ano ba ito? 1, 2, 3. Ito yung marami, no? So, pag nanampalataya, may naniniwala, na-establish ang isang, dito muna, isang leader. Okay lang kayo? Problema. Malamig, mainit. Mainig. So, dati pag magnanampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nai-establish yung una leader, no? So, again, kung nga, katulad dito, wala na iniwala kay Pastor Ace, wala tayong gagawin dito, di ba? Palabas, pasok yung tao, wala na titira, di ba? Wala na ikinig, no? Mag-soul winning tayo, ikaw na lang. Ganun yung kasi, di na iniwala, eh.
So paniniwala, napaka-importante. And then, ganun din yung ginawa ng Diyos kay Moses sa Exodus 19. And then, kahit ng umaga din, mabilis lang si Akish, no? Akish believed David sa 1 Samuel 27:12. Kasi may ginawa si David na naniniwala siya na kakampi ko to, sigurado. Okay? So, naging partner sila for how many years? Sila hindi sila nag-away, sila nagtulungan. So, pwede rin sa atin yan. Kung gusto nyo magkaroon ng partner, sino gusto magkaroon ng partner sa business, sa buhay? E, tiwala ba sa iyong asawa mo? Tingnan mo ngayon. Tiwala ka ba sa akin? Tanungin mo. Tanungin mo, de. Sa kira na walang tiwala sa iyong partner mo, di ba? So, like kayo magbibilangan, di ba? Napakahirap nun. And then, last kaninang umaga, dahil sa paniniwala, pagtitiwala, meron pong tinatawag na progress. Okay? Pag walang tiwala, walang progreso, lagi na lang kayong nagbibilangan. Okay? Yan ay 2 Corinthians 20. So ngayon, next tayo. Move on. Importante ang pananampalataya, kaligtasan, and other things. Proverbs 27. Pakisabi po, pakibasa po. Ready, go. Take this garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Sorry. Hindi Proverbs. Psalms. Yeah, iba eh. Ready, go. I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land. Yun. So ganito yan, no? Kanina, si Brother Jess, inaantok na nga. Sakit pa, no? Pero minsan, ano yung mga bagay na ang hirap gawin? Nakakatamad, nakakapagod. Nakakatamad bang ano? Makinig? Umupo, mahirap bang umupo? Tumayo, mahirap bang tumayo? Well, depende kung saglit lang. Ako, kanina pa ako nakatayo. Gipreach pa ako, tinitingnan ko pa yung sino makulit. Naintindi ko pa kung paano. Naintindihan nyo ba? So, hindi madali, di ba? So, ginagawa namin ito lalo sa halala. Alam nyo halala? Malayo, 3 oras, 2.5 hours pag maayos yung ano, no? Ganong kalayo yon. Tapos, mag-preach pa kami doon, mag-soul winning pa, sabay uwi. Nakakapagod. Magto-2 years na kami doon. Bakit kami nagpapatuloy? Ang member doon, nasa nagpabaptize pa lang, 3 ba? 6 na pala. Ha? 3 pa lang. Pero maraming umaattend. 5 na. Oh. 2 batch na ba? O, 2 batch na? Si Andrea at saka si Alan J. Ay, magkakapatid. And then, sino pa? Jansel. Ayan. Okay. So, ba't nagpapatuloy kami dun? Sino dito yan? Si Kuya John. Kanina, nagkukwento, di ba? Pagod na ako sa trabaho ko. Ba't ako magpapatuloy? Para sa mga anak ko. Amen? Amen. Kasi kung mag-isa ka lang, madaling pakainin ng mag-isa ako po. Kung mag-isa lang ako sa buhay. So, siguro pa-travel lang ako. Every 1 month, travel nga ako. Kaya ko mag-travel. Kasi nakakasawa din. Kasi di masaya. Amen? Mag-isa ka lang. Unless ano ka, makasalanan ka. Kasi na ba ako? Yan. So, bakit tayo nagpapatuloy? Ba't kayo pag nag-aaral kayo? Nag-aaral ba kayo? Nung maayos? Mahirap ba? Hindi daw yun. Depende kasi sa aral mo. Ibang aral, wala lang. Makapasa lang eh. Pero yung ibang aral talaga pag dibdiban yan, hindi madali rin yan. Bakit ka nagpapatuloy? Sabi ito, I had fainted. Dapat siya ay, alam niyo yung fainted, yung nahimatay na. Sobrang pagod.
Dapat daw, ganun siya eh. David ba to? Sabi, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yun kasi yun. Naniniwala siya, nagpapatuloy siya, kasi naniniwala siya. Naniniwala siya na darating din yung araw na makikita niya kung ano yung ginagawa niya ngayon, makakabuti. Amen? So, ganun kami sa alala ngayon. Umaano yun, kahit paano, mabait po yung member doon. Walang loko-loko doon. Meron, nakawala agad. Kasi hindi rin namin gusto yun eh. Diba? Dito sana, mga taga South Levis, mabait din. Diba? May ilog. Kaya gusto ko doon eh. Hindi ko lang kayo agad nabalikan kasi may ginawa na kami iba. Pero nung nakita ko doon, sino mauna na siya rin doon? Kayo, di ba? And then, nakikinig ka lang noon eh. Naalala ko si Jerica. Sineshare ko si Ate Grace. Upo nang upo doon. Sandali lang, sandali lang. And then, nashare ko din sila. Ngayon, nakalimutan na. Pero, bakit tayo nagpapatuloy? Isang araw, I believe, lalo sa kaligtasan natin, magkasama-sama tayo sa langit. Amen? Amen. Hindi kayo sa impyerno. At marami pupunta sa impyerno. Alam niyo ba yon? Kahit ang mga tumabay, sabi ko, share din natin yung inyong mga magulang, kuyak, ate nyo. Share natin lahat yan. Kasi pag hindi, impyerno yan. Yun ang sabi sa Bible. Ayun ang Diyos sa kasalanan. Impyerno lahat yan. Amen? Nakikinig mo si Patrick? Saan ako punta pag namatay ka? Makita mo na. So kaya ang lesson natin dito, bakit siya nagpapatuloy? Ang sabi dyan, oh, unless I believe to see the goodness. Ibig sabihin kasi naiintindihan niya. Ganun po yan. Pag ikaw hindi ka naniwala ngayon, yung may mga bagay hindi maintindihan. Katulad ngayon, nakikita niyo itong audience na to. Tansyado ko na po yan eh. Yung iba na medyo nakikinig lang kunwari, alam ko na ilang taon lang yan. Yung iba kasi andito lang dahil sa ibang bagay. Dahil yung magulang nila, andito. Pag nakaramdam persecution yan, may nagbababago sa buhay nila, nag-college, ganyan. Karoon ng kaibigan, loko-loko, in-invite sila, oh, ka na mag-church, linggo ngayon eh. Ano ngayon, gala ngayon. Yung mga ganun eh. Hindi ka tatagal kasi hindi mo talaga natutunan yung dapat mong matutunan. Ganun yun. So, kailangan, kahit sa, yan, kaya na kayo, nasa church kayo ngayon, una, naniwala kayo, di ba? Na maganda to para sa inyo, una yun. And then, pag nagtuloy-tuloy ka, nagtuloy-nagtuloy, magkakaroon ka ngayon ng pangunawa at makikita mo, in-equate ko po yung siya sa understanding. Hindi nyo nakita yung parallel doon, no? So, hindi mo makikita, hindi mo maintindihan, unless, una, maniwala ka muna. Ganun yan, kahit sa maraming bagay. Okay? Amen? Actually, marami pa to, hindi ko nakasama lahat, eh. Hindi ko natapos. So, ano pa yung kailangan muna? Sabi nila, to see is to believe. Kailangan makita ko muna. Sabi nyo, isang dinainiwala sa Diyos. Ikaw, may mga cellphone na kayo, mag-iingat kayo dyan. Sabi nila, eh, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ko naman siya nakita eh. Walang Diyos kasi hindi ko siya nakikita. Yung hangin, nakita mo ba? May hangin ba? O, hindi lahat ng meron nakikita ng mata. Di ba? At the same, itong mga atheist na scientist din, lahat yan, naniniwala, may atoms. Alam nyo ba atoms? Anong grade ka na, Rika? Anong grade ka na? 6. May atoms na ba kayo? Wala pa. First year yan, first year high school. No? Second. Ha? First year nga. Okay. Mag-grade 7. Okay. So, alam nyo ba na lahat ng bagay, yung pinakamaliit niya pag microscope, actually, hindi nga kaya ng microscope eh. Kasi, microscope, kailangan mga molecules, hindi nga nga kaya molecules eh. Diba? Ang pinakamaliit na makikita mo sa microscope, yung mga maliliit na animals. Ito ba yung maliliit na animals? Yung mga parasite, yun lang. Pero yung mga atoms, hindi mo makikita yan. Kasi yung nakikita mo, ina-affect yan ng mismong photons. Yung photons, molecules din yun eh. Paano makikita yun? So, kaya lang nila nalalaman na may mga atoms kasi namamap nila. May method sila kung paano mamap yan. Hindi nila nakikita yan. So, ang tanong,
Wala bang atoms? Meron. O paano masabi? Hindi mo nakita. So, hindi lahat ng hindi nakikita, hindi totoo. So, ba tayo napunta doon? Yan, to see is to believe. Actually, sa Bible, baliktad, to believe is to see. So, kaya hindi ka nag-imagine, ha? Manampalataya ka muna. Later, yung mga further lessons, makikita mo at maintindihan mo lang yan. Dahil una, pinaniwalaan mo yung basic. Amen? Yan ang gusto ko. So, kaya napakipuntante po ng pananampalataya. Next! Psalms lang tayo matatapos eh. Psalms 116. Ay, basa, ready. Go. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. Okay, very familiar actually ito, no? So, naniwala daw siya, kaya siya nagsalita. Sino ditong mahiyain? Kailan lang may kausap ako kasi may ginawa siyang kasalanan, eh. Kaya hiyang-hiya, eh. Itinatanong mo. Hindi makapagsalita. Ganon yun, eh. Diba? Pero pag ikaw, sabi sa Proverbs 28:1 ba yun? Sabi doon, the wicked fleeth when no man pursueth. Yung mga taong loko-loko, wala namang humahabol, takot. Bakit? Sa Tagalog, sinasabi doon, parang takot ka sa anino mo. Di ba, kunwari, nabasag mo yung pinggan. Lilima na nga lang yung pinggan yun, nabasag pa yung isa. Naku, yari ako kay tatay. Di ba? So kahit walang sinasabi, oh, yun si tatay. Si tatay. Ba't ka takot sa tatay mo? Kasi may ginawa kang mali eh. Pero pag ikaw, alam mo, maayos kang tao. Di ba? Hindi ka nahihiya. Amen. Ikaw pa yung haharapin niya. Ano bang religion nyo? Hindi naman mga away. Pero, papakita ko sa salita ng Diyos kung paano ka maligtas. Very bold, di ba? Kasi alam ko, totoo to. At tinuro din sa akin to, kahit balibaligtarin mo, totoo pa rin. So matapang ka. Yan, yan. Kaya number, makailan na tayo? Doon tayo sa establish lang ha, sa establish. Na-establish ang number one, leadership, partnership, progress, and then understanding. And then, separate na pala to, sorry. Paul 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So and then ulitin ko ha. Pag nananampalataya ka, may progress, may understanding, and then may boldness. Point number 6 na po tayo. Kasi hindi ka yan, kaya ginagawa namin sa'yo, di ba? Sabihin ka, sigurado ka ba sa langit? Rika, sigurado ka. Tinanggap na si Jesus. So to, sabi sa Bible, ang nanampalataya kay Jesus ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. So, anak ka na ba ng Diyos? Sabi ng Diyos eh, di ba? Manampalataya ka, magiging anak ka ng Diyos. So, anak ka na ba ng Diyos? So, saan ka pupunta pag namatay ka? Ikaw? Jeremy? Anak ka na ba ng Diyos? Paano ka naging anak ng Diyos? Ikaw ay? Rinitch ko sa iyo si Jesus, di ba? So, si Jesus namatay para sa iyo. So, sabi Diyo, kailangan kang manampalataya. Ginawa mo ba yun? Manampalataya ka ba kay Jesus? Tumawag ka kay Jesus? Sabi sa Romans 10:13, di ba? Sino man tumawag sa pangalan pa yun, maliligtas. Tumawag ka ba kay Jesus para maligtas? Kahapon? Sa tapat, sa loob ng bahay nyo? Tumanggap ka ba? Tumawag ka kay Jesus? Nag-pray ba tayo noon? O, tumawag ka, seryoso ka. Tinanggap mo si Jesus kahapon. Ha? Oo, hindi. Oo, di ba? Naalala mo na. O, ngayon, so pangako ng Diyos, manampalataya sa Kanya, anak ng Diyos. O, anak ka na ba ng Diyos? Ha? Okay, naiiyak ka ata sa katabi mo eh. Kaya sabi sa Bible, pangako niya yun, okay? Ngayon, pag pinangako niya, at ginawa mo naman, nilinaw niya pa, sinigurado niya pa, at paulit-ulit sa Bible, nanampalataya, anak ng Diyos, therefore langit.
At sigurado ka na talaga, naniniwala ka sa Bible. Sinabi, manampalataya, ligtas, manampalataya, anak ng Diyos, manampalataya, hindi niya itatakwil. Totoo kaya yun? Ba't naging sinuwalig ba ang Diyos? So, totoo yun, di ba? So, kaya sabi doon, I believe, therefore, dahil ako'y naniwala, ako'y nagsalita. Kaya ito rin ha, mga bata, huwag na huwag niyo ipapractice ng puro ka, dada. Tandaan niyo yan. Iba, daldal ng daldal. Ganun ba yun? Hindi ko rin alam. Hindi tayo ganun. Yung sa pag sinabi mo isang bagay na intindihan mo at alam mo na iniwala ka, totoo yun. Ba't papayag mo sa amin? Hindi ka pala naniniwala, hindi ka pala sigurado. Okay? So ganun, dapat naintindihan mo. Imagine mo kayo, kanina pa kayo nakikinig sa akin, hindi ko pala naintindihan sinasabi ko. May ganun ba? Madami. Madami. Kailan lang may nagdebate, sabi niya, ilan taon ba si yung Israel napunta sa Egypt? Eh, linaw naman sa Bible, 430. Nakalagay. Dalawang beses, tatlong beses sinabi. Tapos sa bandang uli, sasabihin, hindi, actually 200, ganyan lang. Saan mo nakuha yun? Hindi ko alam. May mga ganun tao. So, hindi naman totally walang alam, pero minsan, may mga parte na hindi nila alam. Katulad dyan, sa kaligtasan, dyan yari yung mga false teacher eh. Turo sila ng turo, may church din sila, hindi naman sila ligtas. Kaya ito yan ha. So number, sabi ko rin na, number 6, pag may pananampalataya, may boldness. Pag sigurado ka, kaya importante po yan. Okay? Panampalataya, yan ang chosen ng Diyos na paraan para maligtas. Okay, ulitin ko lang ha. Number 1, God is exalted. Number 2, salvation. Nabaligtad ko pala yun. Pero pareho lang yun. Basta ang pananampalataya ay nagliligtas. Na itataas ang Diyos dahil naniniwala ka sa Kanya. Ganon din naman, na-establish ang leadership tsaka partnership pag may tiwala sa bawat isa. And then, of course, pag may nanampalataya ka sa gobyerno, may prospering. Okay, so dito pala to. Ayan, sorry. Ito yung 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pang-apat ngayon, pag ikaw nananampalataya, doon ka makakakita o makakaintindi. So, dapat paniwalaan mo na yung mga basics. Okay? Then, ito, matatapos lang natin. Pag naniniwala ka, naiintindihan mo, ikaw ay bold. Ibig sabihin, naniniwaan, matapang ka. Okay? Yun yun. The next. Lapit na po tayo. Isaiah. Ay, makibasa, ready, go. Who hath believed our report, and who hope is the arm of the Lord revealed. Okay, so ganito yung context naman sa Isaiah. Pag Thursday, nasa Isaiah tayo, di ba? Pero isa sa mga sinabi niya, itong Psalms 53, napakasikat nito. Ito po yung dinatawag na, ano eh. Ito po, yung si Jesus ay, yung Messiah na suffering servant. Yan po yung chapter na yan, no? Pero nag-umpisa dyan, sabi ni Isaiah, who hath believed our report? Pag sinabing report light, yung sinasabi niya, obviously sinasabi natin, hindi natin kailigtas sa sarili natin, si Jesus yung namatay para sa atin. Okay, yung sinasabi natin eh. Pero may naniwala ba doon? May meron naman, pero parang ang konti eh, sa totoo lang. Mas sikat yung mga gospel ngayon na prosperity gospel. Iba naman na, yun nga, ang Diyos na namili sa lahat. Yun, magpakabuti ka, maliligtas ka, yun ang sikat eh. Kaya si Isaiah medyo na-disheartened din siya pag binasa niyo to. Kaya sabi dito, and to whom is the arm of the Lord revealed? So, ibig sabihin pala, magkaduksong yon. Yung mga nananampalataya sa kanyang sinabi, sa kanyang salita, ito rin yung mga taong pinapakita ng Diyos ang kanyang arm. Alam niyo arm? Kamay, di ba? Pero actually, may pinipicture ang arm. Parang sinabing almas. Ano yung sabihin almas? Armado yung taong yun. Ano yung sabihin nun? Meron yung armado. Ano yung sabihin nun? May baril to. Armado.
Dito kinuha yung kasi yung kahit yung arms to arms, pag sinabing gano'n, ibig sabihin, labanan nyo, kailangan mo ng armas. Ibig sabihin ito, lakas, okay? Kaya yung mga nananampalataya sa kanila daw pala, pinapakita ng Diyos yung kanyang lakas. Yun yun. Kaya yung, again, yung mga soul winner dito, tinutuluan namin kayo lahat mag-soul winning dito, you know? So ibang hindi pa masyadong hindi naniniwala kasi hindi pa rin nila nakita eh. Doon iba nga, kaya nga pinapasama natin kayo eh. Hindi natin kilala yun. Alam lang natin yung gospel. Pag kinausap mo yun, mamaya tatanggap na yun. Kahit mukhang barumbado pa yun. Yung mga sinira namin kanina, kahapon sa inyo. Ano? Jerry Lynn. Jerry. Tsaka Den, Den. Tawag ko sa'yo Den, Den ha. Okay lang ba? Den, Den ka ba talaga? Hindi. Den Merrill, yan, ang hirap kasi yung pangalan yun, Den. Ping Ping. Bira, nakita mo ba yung mga sinira namin sa inyo kahapon? Mga hindi papahuli ng buhay, di ba? May mga hikaw sa ilong. Sa tenga, may hikaw, lalaki yun. Sharon lang natin, tumanggap naman, amen? Kasi mga dayo pala yung iba doon, no? Kaya ganito po yan. Gusto nyo bang ma-reveal sa'yo ng kapangyarihan ng Diyos? Parang kanina, di ba, umaga? Ganun pala. Yung una, manampalataya ka muna. So una, maligtas ka muna. Pero, pagligtas ka na ngayon, paano mo makikita na yung kapangyarihan ng Diyos? Talagang makapangyarihan pala siya. Wala siyang limitasyon eh. Paano mo nga malalaman yun? Kung di ka naniwala una. Amen? Dapat mananampalataya. Ganun po ang pananampalataya. So again, hindi ko naiintindihan, hindi ko inaasahang maintindihan nyo lahat-lahat na sinasabi ko. At least yung mga bagay lang. Obvious, unti-unti, no? Kaya topic natin ngayong araw, yung pananampalataya, importante yan. Diyan nag-uumpisa yung ibang bagay. So nabanggit natin kanina, boldness, understanding, establishment, and leader, tsaka partnership, prosperity, salvation, and then ang Diyos ay nagtataas. Amen? At ganun din, kaya ang point natin dito, boldness and then strong, no? So yung pananampalataya, nagpapalakas yan, tulad dito. Nalalaman mo yung kalakasan ng Diyos, of course, madadamay ka doon. Alam mo yung kalakasan ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin salita ng Diyos, ano? Alam niyo yung armor of God nga? Ano yun? So helmet of salvation, breastplate of righteousness, and then feet, shod with the preparation of the gospel, shield of faith, belt of girt about by truth. Ano yung sword? Word of God. Okay, so pag alam mo paano gamitin yung sword of God, sword of the Lord, word of God, matapang ka talaga. Kaya may nagtatanong din sa YouTube, anong mas, sino mananalo, yung katana o yung broadsword? Alam yung broadsword, yung longsword, napakahaba, ano, napakatalas. Sino mananalo? Yung broadsword na napakahaba o yung samurai? Yung katana? Depende. Sa gumagamit. Yun, ang sagot na nakatago dun eh. Hindi mo pwedeng sabihin lang na mas mahaba to, panalo to. Eh yung isa, sinubukan niya. Hindi siya masyadong marunong, pero sinubukan niya. Actually, yung katana pa lang magaling. Pag hinataw mo yun, ang dami niyang na, ano, magkakasunod na, minsan lata, bamboo, ganyan. Kasi yung shape nun, medyo nakagano sa dulo. Pag gano'n, mas marami siya nasa. But anyway, sino nga yung malakas? Una, nanampalataya sa Diyos. Marireveal, ah, ganun pala yun. Yung katana pala yung mas maganda. Kasi naniwala ka una, at sinubukan mo. Okay? Ngayon, ganun din yun. Yung salita ng Diyos, akala ko, sabi nga sa inyo, mahihayin akong bata dati. So, isa sa mga hindi ko gagawin ganito. Eh, nung mga high school kami, elementary, yung iba, magaling magkabisado. Magaling magsalita kasi kabisado may sasabihin mo eh. Eh, paano pag hindi? Paano na yun? Diba? Ang tawag doon, impromptu speech, diba? Naalala niyo yun? Types of speech. Itong preaching, lagpas-lagpas to sa speech, hindi ito lang basta speech. Nagtuturo ka on the fly, no? Ano yung salita na Diyos, bigla mo nga interpret, kung may banat, kung may tanong pa, sagot. Amen? Amen. O sino yung malakas, yung mga nagtitiwala sa Diyos? Amen. Tandaan niyo yan. Ay, meron ditong mga addict sa amin, eh.
na nagsasabu, isang angas. Sino mas matapang, yung nagsasabu o yung ano, yung matinong tao? May nagsasabu ba sa inyo? Wala naman. Meron! Pahuli natin! Kilala nyo? Ba't din yung pinapahuli? Sa bagay, dapat inuhuli dun yung nagtutulak. But anyway, pray natin dito ha. Mga... kasi may dati nag-share din ako dun, but parang ano eh. Parang... baliw eh. Nung last time na nag-share ako sa inyo, di ba? May tumabi dun. Parang sinto-sinto eh. Anyway, so nananampalataya, malakas, last. 1, 2, 3, tatlo na lang. Psalms 106. May basa, ready, go. So sa halala po, no, iba doon, di pa masyadong maawit. Kasi nga, di pa sila sanay, hindi nilang kanta, hindi nilang tono. Pero sino ba yung madalas, ano yung ina-associated madalas sa pag kumakanta ka? Sino yung mga kumakanta? Sinabi rin sa James yan, di ba? So if any of you merry, sing psalms. Di ba? Ganun po yan. Yung mga, pag masaya ka, hindi mo makontain ang gagawin mo, kahit sintonado ka, ginagawa mo, aawit ka, di ba? So kaya dito ngayon, sino ba yung masaya? According to this verse, then they believed they his word, they sang his praise. Ganun po yan kaya sa Diyos, alam mo yung taong naniniwala talaga eh. Ako siyempre, nung bago-baguhan ako, nakaganyan lang din ako, ano ba to? Nag-observe ka pa lang, di ka naniniwala, pero gagawa nila, di ba? Di ka member doon. Pero pag matagal ka na doon, alam mo, importante yung magpuri sa Diyos, gusto niya yon at naniniwala ka sa bawat sinasabi doon sa kanta nyo, kakanta ka rin, di ba? Hindi ka mapahuli. Di ba? Kahit sintonado ka, okay lang yun. Di naman maano yun eh. Sabay-sabay tayong maawit. Kaya number... magpaka yung numbering ko eh. No? Number 7 po. Ang taong naniniwala, yan ay masaya. Amen? Oo, oh, kasi... lalo sa Diyos, pag sa Diyos ka naniniwala. Kasi alam mo, secured ka, hindi ikaw yung tipong bandang huli. Naloko pala ako dito. Ano ba itong pinasok ko? May mga church na gano'n, mga Pentecostal tawag namin. Nanginginig yun, no? Nakapunta na kayo sa mga gano'ng church? Hindi church yun, niloloko nila, binababoy nila yung Bible. Walang gano'n. May mga gumaganyan-ganyan, mga nasanay ba ng demonyo yun. Dito, pag kami tuwan-tuwa, umaawit lang kami. Amen? Hindi kami nagtatangs ang tawag nila doon. Hindi naman tangs yun. Kapusin ko na. Second to the last. Psalms 119. Yung pinakamahabang Psalms. Verse 66. May basa, ready, go. Sino daw yung tinuruan ng judgment and knowledge? Silang mga naniwala muna sa kanyang mga kautusan. Alam niyo yung mga bata, minsan, nagtatanong din eh. Eh, bakit ako susunod? Bakit ako mag-aaral? Bakit ako mag-toothbrush? Nakakatamad eh. Diba? Mag-toothbrush ka ba? Ba't ka tumitingin sa ate mo? Sino ba ate? Ate, oh. So, importante, lagi sinasabi din sa mga bata dito. Kasi pag ikaw ay matanda, anong time to? Alam niyo yung ngipin, hindi yan basta-basta mababalik. No, pwede naman kasi napakamahal. Okay? So, pag pinalitan mo yan ng kahit anong hindi natural, hindi ganun katiba yan. Kaya maganda, tayo na punta sa ngipin. Commandments, okay. Utos ng utos, ba't nga pinagtututbas ako ni nanay? Tutbas na naman, tutbas na naman. Hindi mo alam, para sa'yo pala yun.
Oh, para matipa yung ipin mo. Ang sarap kumain pag natural yung ipin mo, di ba? Lalo kasi hindi mo alam, baka umamang ka. Iba, kinakain iba, mga steak, yan yun. Ang sarap kumain nun. No, pinapalambot din naman yun, no? Yan, so, sino yung tuturuan ng good judgment and knowledge yung mga naniniwala? So again, ito yan. Sabihin ko na sa inyo, ito, alam naman nila na ito eh, yung mga matagal na dito. Anong pagkakaiba yung pasto sa ibang churches dyan? Kami dito, puro Bible po. Bible, Bible, tama interpretation. Nag-uusapan yung bagay-bagay. Lahat yan. Kaya ngayon, may mga pag may hindi naniwala, ay, ako dyan, lahat naman ng church, pare-pareho. Eh, naku, di matututo yun. Paano naging pare-pareho? Bakit nga? Iba-ibang klase nga yan eh. Sa palagi mo, anong, bakit nag-split-split yan? Ilang churches ang alam nyo? Hindi ko na alam, basta marami. Okay? Ba't sila nag-split? Hindi sila pare-pareho ng turo. So kaya nga, kailangan mong alamin dyan, sino yung tama, sino yung maling turo. Yun ang alamin mo. At sino yung nagtuturo ng tama. At pag mali yung tinuturo, huwag ka dun. Diba, sinasabi dito eh. Kanino yung ituturo yung judgment? Yung naniwala sa commandment ng Diyos. At sabi ng Diyos, una, maligtas ka muna, kailangan. Ano yung patawa ng tawa to si Rian? Nakatawa ba ako? Nakatawa ba yung mukha ko? Hindi na. Minsan, nagpapatawa ako. Minsan. Ha? Kanino daw ituturo? Sa mga ligtas na naniwala muna. Kaya ito yung sasabi natin, again, inisa-isa natin yung salita ng Diyos, ang linaw, hindi basta ituturo. Ba't ka matuturo katulad ganito, ha? Kami po ay, nagkaroon na kami dati ng kumpanya, hindi ko na sabihin kung sino. Basta pero, yung tagapagturo nila doon, yung department nila, department ng parang anti-corruption, ganyan, mga governance ang tawag doon eh. Okay, so dapat tayo matino, hindi tayo corrupt. Aso bakla. Maniniwala ka ba doon? Maniniwala ka ba doon? Sa bakla. Hindi mo nga alam kung lalaki babae ka eh. Okay, magtura. Bata pa kayo, kayo. Ano kayo ah? Pag kung ano yung nakalagay sa birth certificate nyo, tingnan nyo. Okay? Pag nakalagay babae, babae kayo. Pag nakalagay lalaki, lalaki kayo. Kung di nyo pa alam, tingin lang kayo sa baba. Yun na yun. Okay? So, pag nalilito daw siya, hindi ko alam, lalaki ako. Nako, naloko na yun. Okay? So, yan. So, kaya, kung gusto mong matuto, kung gusto mong matuto ng good judgment, ah, hindi lang basta judgment, kasi iba, may alam naman sila eh. May alam din naman, kaso hindi good. Ang tinuturuan ng Diyos ng good judgment and knowledge, yung mga nanampalataya, sa kanyang mga commandments. Okay, todo ko na. Baka kasi hindi na kayo babalik dito. Hindi ko alam. Nasa bakla na naman tayong topic natin. Alam nyo ba sila ginagawa sa mga bakla sa Bible? Ano? Nabanggit ko ba sa inyo? Sa Bible, yung mga bakla, pinapatay. Huwag nyo papatayin, ha? Huwag kayo. Pero yun dapat. Yun ang ginagawa sa kanila kasi galit ang Diyos doon. Okay? So, okay, huwag kayong papatay, ha? Ang sinasabi sa Bible, yun ay commandment niya. Sample lang ko kayo. Hindi, huwag na. Matagal tayo, eh. Kasi sa Bible, sabi, If a man lieth with mankind, sabi doon, pag lalaki ka, sumiping ka sa kapwa mo lalaki, kadiri yun, sabi ng Bible. Dapat yan, mamatay, yun ang sabi ng Bible. Eh ngayon, pag hindi mo ginawa yun, hindi ka nagtiwala doon, hindi mo maintindihan yung mga bagay na dapat mo maintindihan. So again, maraming bagay naman yan, pero kung gusto mo talagang purong-puro yung pangunawa mo, sundin mo yung sinabi salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Okay? Kaya nyo ba? Hindi. Kung may tanong kayo, pwede magtanong ha. Pero sinasabi ko lang sa inyo kasi yun ang sinabi sa Bible. At kahit po sabihin nyo agad sa iba, uy, nagpunta kami sa church na yun. Sabi mga bakla daw, pinapatay. Yun ang sinabi ng Bible eh. Okay? Okay, so next. Anong point natin doon? Ikaw ay matututo. Okay? So number, manampalataya ka, ikaw ay matututo. Number 8.
hindi ka naniwala, eh, Bible pa yan. Hindi mo pinaniwalaan yung Bible, hindi ka matututo. Eh, ngayon, maraming nagtututo, mga bata, di ba? Saan daw nanggaling yung mga tao? Sa unggoy. Naniniwala ba kayo doon? Yung unggoy, lumiit ng ano, dati malapad ang noo, lumiit. Eh, may tao pa rin malapad ang noo, eh. Hanggang ngayon, eh. Di ba? Di ba? So, huwag na kayo magturo, okay? So, hindi totoo yan. Sabi sa Bible, ang Diyos ginawa niya lahat ng hayop according to His kind. So, yung aso, dati ginawa aso, hanggang ngayon, aso pa rin. Yung pusa, pusa pa rin. Yung tao, tao pa rin. Yan ang sabi ng Bible. Kaya ngayon, kahit sa mga school nyo, mag-iingat kayo. Kaya mas maganda dito kayo sa church. At sa school, okay lang yun. Okay? Pero, kung magtitiwala ka talaga kung kanino, sa Diyos na. Amen? Yun yun. Kaya yan. Kaya manampalataya ka, maniwala ka sa Diyos, magkakaroon ka ng Diyos dyan. Last. Isaiah 28:16. Okay pa kayo? May basa, ready, go. Therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Sino yung, excuse me, sino yung foundation dyan? Sino yung precious cornerstone? So, inaral na po natin sa Ephesians ba yun o sa Galatians? Pwede rin sa Matthew, sa Luke, meron din. Sa Luke na lang, 18, sabi John, what is then that is written, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. Whosoever shall fall upon that stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder, no? So, pero sinabi rin dito yun sa ano. Maglit lang, ha? Anong makita natin? Ephesians nga, no? Sabi dito sa Ephesians 2:20, and are built upon the foundation of the apostle and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So si Jesus yung pinaka-pinaka-pinaka-una. Hindi nagkaroon ng mga propeta, ng Bible, kundi dahil kay Jesus. Si Jesus muna, and then yung iba doon, tinuruan niya, and then natuto din sila sa kanila, nagturo din sila. Kaya dito, itong sinasabi, sure foundation dito, si Jesus na naman to. Kaya sabi dyan, he that believeth shall not make haste. Pag ikaw naniniwala, hindi ka nagmamadali, anong sabihin nun? Hindi pa alam ng mga bata to, pero ikaw, pag may nagmo-mall ka, okay, nagmo-mall, hindi sa mall, ako, mukha ba akong mayaman? Pero looking na ako yan, sir, sir, bili ka ng ano ko. Bili ka, sir, ng ito, no? Sale kami ngayon lang. Ngayon lang to, sir. Murang-mura na to, sir. Itong mic na to, oh. Nakita mo na, napaganda to. Sige na, bili ka na, bili ka na. Ganyan pala yun. Sige, ay, balik na lang ako. Magsaka na lang, bibili lang. Hindi, sir, ngayon na, ngayon na. Siya, nagmamadali yan kasi actually, hindi yun. Hindi magandang sale. Yung kailangan lang nila makabenta, yun lang yun. Kaya pag sinabi mo, bukas babalik ako. Ay, hindi, sir, ngayon lang eh. Hindi, sige, wag na lang. Sige, sir, balik ka. Ano ba talaga? Ano pa, sino yung mga nagmamadali? Pag-usapan na naman yung love life. Sino nagmamadali sa love life? Ha? Yan yung katabi nyo. Ha? Ha? Anong halos-halos? Anong klaseng tao yun? Hindi. Sino yung nagmamadali sa love life? Okay, magmamadali. Ha? Pero may mga klaseng tao, ha?
na nagmamadali. Sino to? Kwento ko na lang sa inyo mga bata ulit ha, yung alam na nila to eh. Meron daw isang babae, spinig. Nung siya ay nasa 20s pa lang, mapili, sabi niya, anong gusto mo sa lalaki? Sabi niya, tall, dark, and handsome. Okay, tall, dark, and handsome daw. Natindihan niyo? Ngayon, nung 30 na siya, wala pa rin siyang asawa. Ulit tinanong siya, anong gusto mo sa lalaki? Basta tall and dark po, okay na yun. Hindi na handsome. Basta tall and dark, mapili pa rin, di ba? Gusto ba? Eh, nung 40 na siya, sabi niya, anong gusto mo sa lalaki? Basta tall, okay na yun, tall. Hindi niya, kasi bumaba by standard. Eh, nung 50 na siya, sabi niya, basta lalaki! Nag-gets niya, nag-gets. Huwag kayong magmamadali. Men, lalo na pag nakita niyo yung sarili niyo, tingnan niyo yung sarili sa mirror. Lalo anak kayo ng Diyos. Ang sabi sa Bible, the Lord will not withhold. Ano ba yun? Basahin natin. Okay pa kayo? Any good thing, di ba? Sabi yun. Ay, sana makita natin. Hindi yan. Yan, no? Sa Psalms, pakibasa nyo nga. Psalms 84:11. Ready, go. For the Lord God is the sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be before them that walk upright. Pag matino ka daw, hindi ka pagkakaitan ng Diyos. Alam nyo, pagkakaitan? Yung asawa, kailangan natin lahat yan, di ba? Gusto natin magkakaroon pamilya maayos. E ba't di ka magkakaroon ng asawa? Sa Pilipinas naman, halos 1:1 tayo dito eh. Eh, yung iba pong pangit eh. May makakatapat ka rin dyan, maniwala ka. Amen? Isa ka pa eh. Hindi, joke lang. So, may makakatapat yan, okay? Huwag siya masyado mapili. Amen? Ayaw niya na mag-amen ha. Kayo ata yung ano eh. Kasi hindi kayong pagkakaita ng Diyos, mag-pray ka lang, hindi ka nagmamadali. Ay, wala pa akong boyfriend, ano na, gamit ang high school, di mo pa kailangan yan. Amen? Amen. Maghintay ka mag-pray, and then, especially, pag matino ka, matino rin yung ibibigay sa'yo. Kaya sabi dito, yung mga naniniwala, ito yung problema, kasi iba yung naniniwala eh. Yan ang problema talaga. Isa magtataka ka, yun. Member niyo ba, baptist pa yan, bakit nagmamadali? Diba? Kasi nanampalataya sa ibang bagay. Sa ibang bagay, hindi siya naniwala. Yun ang problema. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ano pa sa dahil magtiwala tayo sa Panginoon? Sa trabaho. Malusugan niya. Sa love life. Trabaho. Namanggit ko na. Gusto mo agad magkaroon malaking bahay. Anong gagawin mo sa malaking bahay? Wala ka pang pamilya, di ba? Gusto mo limang kotse. Mahirap mag-maintain ang sasakyan, amen? Ano pa? So, okay, magmamadali. Maniwala lang kayo, magtiwala ang Diyos at gusto niya ay makakabuti sa inyo, hindi kayo pagkakaitan. Ang tagal ko na nag-church, gaano ba katagal gusto mong ano? Hindi pa ako pinagpapala. Baka hindi mo nga naitindihan yung pagpapalang kailangan mo eh. Baka hindi mo kaya i-contain yan. Hindi mo kaya i-handle. Kasi nakatingin ko akong kanikanino na prosperity gospel. Okay, tapos na po tayo. So, yun lang po. Anong pala natin dito? Anong point? Anong point natin? Hindi ka magmamadali or ikaw ay may... Sabi kasi dito, a tried stone. Sure foundation. So, meron akong kilala, yung church nila, nilagay nila sa second floor sila eh. Biro, nagpe-fellowship na ako sila. Nag-fellowship sila ganyan. Oh, nag-ahabol lang pa. Kaya maya, gumaganyan rin. Uy, uy, uy. Kala nila, mabubutas yung ano eh. So, gusto nyo ba yung bahay nyo, ganon?
Hindi mo alam, parang si Francis kaya, sinabi si Francis eh. Si, ito, mga ano ka tira kasi marami sa ilog, di ba? Minsan kinakabahan kayo. Yan, kahit dito, iba dito. Kahit dito, inabot kami sa Ulysses eh. Pero daw, pag ang naniniwala ka sa Diyos, para kang, ano daw ang Diyos? A sure foundation, tried stone, precious cornerstone, ibig sabihin matibay. And therefore, meron kang kapayapaan, yun ang gusto ko sabihin. Pag ikay na nampalataya, maniwala ka. Kami ni Bat, pag nag-usap kami minsan, Bat, dami kang utang, buti ka pa, wala kang utang. Konti lang din ako. Mga pag-aral kaya ng college yung mga anak natin, natin alam, mag-aaral yan. Minsan, ganun eh. Sa bandang huli, ba tayo naglilingkod pa sa Diyos? Pananampalataya lang. Amen? Ganun yun eh. Tiwala ka. And, yung iba po, yung kilala kong daming securities. Pag sila yung securities, parang malayo silang pera. Nag-iipon yun dito, nag-iipon yun dito, nag-iipon dito yun. Pero takot pa rin, kuha pa ako insurance. Kasi baka nagkasakit ako, baka namatay si ganyan, nabanggain ganyan, nasunugoy ganyan. Walang kapayapaan pa rin eh. Kasi wala eh. Pananampalataya na wala hanggang sa lupa lang. At balik tayo sa mga bakla. Sabi kasi nung survey, karamihan daw kumukuha ng insurance mga bakla. Bakit kaya? Okay na mag-isip. So, yun ang ako nito survey. So, again, balik tayo dito. Gano'ng kaipotati ang nanampalataya? May kainan ng palataya, meron kang ang Diyos ay natataas, naliligtas yung mga dahat maligtas. Na-establish yung leader, yung partnership, at yung nation. Yung progress, may progreso, may pangunawa, may katapangan, boldness, may kalakasan, strength, pangunawa, nabanggit ko na, masaya ka pa, natututo ka pa, may kapayapaan ka pa, saan ka pa? Diba? Importante mo yung paniniwala, napaka-importante po. Wala kang kapayapaan po pag gano'n, wala kang paniniwala. Ngayon, again, as a ending, alamin mo na lang ngayon kung kanina ako magtitiwala. Yun na lang. Okay? So, kanina ako magtitiwala sa Diyos na totoo. Okay? At ang Diyos na totoo, nagliligtas. Yung totoong church, ganun din. Ang una tinuturo sa inyo, kaligtasan. And then, saka atin pag-usapan kung paano maging mabuting magulang, kung paano maging mabuting empleyado, businessman, saka na yun. Importante muna, ligtas. Sigurado sa langit, anytime mamatay, langit tayo lahat. Amen? Pag iba yung tinuturo nila, hindi sila ligtas, hindi maayos na church yun. Huwag kayo doon, no? Kung matalino kayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Nakita namin nawa, Panginoon, naintindihan namin ang gusto, na tama, Panginoon, ang inyong piniling kaparaanan sa kaligtasan, pinapuntating bagay sa aming buhay. Nawa, kami po ay hindi magsawa, mag-preach nito, Lord. At bigay lang kayong mga ebidensya, Panginoon, sa mga tao. Patunay, testimony namin, yung salita event, na makita nila na maganda ang inyong salita. Totoo ito, Lord. Para naman sila ay magtiwala din, Panginoon. At ito po ay hindi namin kahihiya. Ito po ay talagang kaparaanan nyo. Hindi namin kailigtas sa sarili namin. But may isang paraan, Panginoon, na pwede kayong maligtas. Ito po ay dahil lang, Panginoong Jesus, ay namatay para sa amin. Siya po ay nagbayad namin kasalanan. At siya po ay mahigi anak niyo po ay nanampalataya kay Jesus. Tanggapin namin, manampalataya kay Jesus. Kami po ay may anak niyo and therefore kami maliligtas. So, ligtas na kami, Panginoon. I-value po namin itong bagay na to. Ibahagi din namin sa iba. Hindi kami mahiya dahil, again, ito ang inyong chosen method, pananampalataya. Nakita namin ang kapangyarihan ng pananampalataya at special kapangyarihan niyo, Lord, sa gospel. I pray na ito po ay aming uphold. Ito po ay aming turo. Ito po ay aming i-practice, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.